mga cellphone ninyo, kung saan kayo mga subscribers na nakasubscribe ng mga channel, paki-stay put lang po. 6:30 po magsisimula po tayo ng ating programa sa pagsigaw po natin ng ating suporta sa nag-iisa nating agila ng Davao, si Inday Sara Duterte. Bakit po kami narito? Ako po si Daniel Noblesa, tubong Maynila. Si Fanny Yure, tubong Maynila. Hindi po kami taga Davao, pero pinakikita po namin kay Sara Duterte na hindi lang sa Davao ang suporta sa kanya, kundi sa buong Pilipinas. 32 milyong boto ang nakuha ni Sara noong Mayo 2022. Solido pa rin at dumarami pa. Kaya ako'y nakikiusap po, mag-monitor po kayo sa inyong mga channels po natin, mga pogi, magaganda mga vloggers. Subscribe po kayo para po sa mga may init pa mga balita na masasaksihan nyo ngayong gabing ito. Muli, Sara Duterte, solido ang aming suporta kay Sara Duterte. Sara Duterte! 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 Pagmahal ko ang tao, mula sa puso, mula sa diwa. Ma'am, may pwede mo magtanong? Di ba taga-Davao po ngayon, no? Hindi, Mindanao. Ah, Mindanao. Taga Mindanao. Ako po ay vlogger kayo ng Duterte, Master Judea. Sa mga ipinabatong ano ngayon kay Pulong Duterte, kay Pangulong Duterte, yung binabato ni Las Cañas ngayon, ano po masasabi nyo doon? Na ang Duterte daw ay mga mamamatay tao. Simple lang. Kasi yung ginawa nilang yon, pinapakita lang nila ang isang tao gumawa ng matuwid. Hindi naman lahat ng pagkakataon na tayo ay naging mabait, na wala na tayong ginawang makasalanan. Ginawa nila pagpatay sa tao na yun may dahilan. May magandang dahilan. Kung meron man. Oo. Hindi yung pagpatay, basta na lang gusto nilang pumatay. May magandang dahilan kaya sila pumatay. May magandang bunga para pumukaw sa atin. Ano po yung pangalan niyo ulit, Nay? Leslie. Leslie po. Opo. So wala, maraming salamat po, Nay. So medyo emotional kayo ngayon. Naluluwa-luwa pa kayo habang nagkukwento. Kilala ko ni Teroy. Opo, opo, opo. Pag ako nagsalita, mula sa puso ko. Opo, opo. Mahal ko si Sara. Mahal ko si Inday Sara. So yun nga po, eh, talagang ramdam namin talaga yung conviction. Kasi ano, naging ina si Sara, ina rin ako. Opo. Siya naging nanay ng deathbed na ngayon. Nakatulong siya sa mga estudyanteng mahihirap. Sana ipagpatuloy niya yun. Ayun. Huwag siyang magpapadala sa pangungutya ng tao, sa pagpapakitos ng tao. Pagbigyan natin siya. Tugtungan ko po yung ka-answer niyo na kanina, no? Kasi dating issue na yan, yung kay Las Cañas, si binabalik lang ngayon, nire-recycle. Sabi nga ni Bipi Sara, bagong script daw. No? So dati wala naman si Bipi Sara dyan, ngayon dinadamay nila. Alam mo kung bakit? Dahil hindi nila kaya si Bibi Sara. Tumpak! Tumpak yun! Yun lang totoo doon. Kaya nga sinasabi ko sa iyo, pag katulad na sinabi ko, magdaras ko sinasabi, kapag ang puno hitik sa bunga, pinupukol nila. Yun. Apo. Inggit! Number one, inggit! Yun ang numero uno talaga. Pag inggit kayo, pikit! Ayan, marami na nanonood sa atin. Kumuha kayo ng kabutihan sa kapwa nyo para maging legacy ng buhay nyo. Para mahaling kayo ng kapwa nyo. Diba? Yung pa, isa. Mamahaling kayo ng kapwa nyo, ng taong bayan. Mamatay ka man, hindi ka duduraan. Ipakita mo, yung gawa, hindi lang gawa. Opo. Tama yun. Tama yun. Hindi lang salita. Ako, senior citizen na. Opo. May ginawa ko sa barangay ko, may ginawa ko sa bahay ko. May gagawin din ako. Opo. Bago man lang ako mamatay, mawala sa mundo. Inday Sara ang lumalatay sa puso ko. Okay. Maraming maraming salamat po sa pagsuporta at sama-sama tayo. Sama-sama tayo ng dulo. Yan. Shoutout po sana natin. Mayor Basti Duterte na mag-resign si PBBM kung wala na siyang pagmamahal sa bayan. Madalas naman ganun ang ginagawa nila. Pinag-resign nila yung tao. Madalas naman ginagawa nila. Noon pa man si Marcos, di ba noon pinag-resign nila? Nag-resign ba si Marcos? Hindi. Dahil mahal ni Marcos ang bayan natin. Ganun din dapat si Sara. Huwag siyang mag-resign. Patunayan niya, hindi siya nagkamali sa ginawa niya. Noon ayaw niyang tumakbo, katulad sa atin ni Sir Daniel, ayaw niyang tumakbo. Pinilit lang namin sa tumakbo. Nandiyan na siya, nakaupo na siya. Isulong niya ang kabutihan niya sa kapwa, ang pagmamahal niya sa tao. Di ba, yung ano, di ba kasi, yung ano, napanood niyo po yung sinabi ni Vice, ay ni Mayor Basti Duterte, na kung wala na pagmamahal si BBM sa bayan,
ay mag-resign na lang siya bilang presidente. Ano pong PM? Ano pong komento niyo doon sa mensahe ni Bastet Duterte? Totoo lang. BBM ang isa ako sa supporter ng BBM. Sakali man, ganun ang nararamdaman ng tao na dapat mag-resign siya dahil wala naman siyang ginawa. Yun ang salita nila, hindi ako. Ah. Pero dapat pagbigyan muna natin ng tao kasi sandaling taon pa lang naman siya, ilang taon lang naman siya nakaupo. Hindi pa naman tapos ang termino niya para patpatunayan niya na dapat siyang umupo. Huwag naman niyang sayangin ang boto ng mga sambayan ng Pilipino. O sakali man, yun ang opinion nila na pag-resignin nila si BBM. Nasa kanila yun. Pero sa akin, wag muna. Kasi hindi naman lahat ng opisyalis na uupo agad-agad. Ano yun? Ding, bato, darna, magic? Lahat nasa kamay mo na, gagawin mo? Hindi, wag. Pagbigyan mo natin, gumawa sila ng kabutihan. Dapat mahalin nila yung tao, iniluklok nila para magsilbi. Huwag naman ganun. Pagbigyan natin. Magin sino man sa inyo. Huwag yung love at first sight. Pagkatapos eh, hiwalay agad, di ba? Dapat pag-aralan yung mahalin ang isang tao. Mahalin nyo yung bayan nyo. Mahalin nyo yung kapwa nyo. Magtanim kayo ng pagmamahal. Hindi puro galit ang nasa puso nyo. Di ba? Sige, gabi na. Salamat. Hindi mamingat po. Hindi po, ma'am.